Hello, at welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Zootopia, na ipinalabas sa taong 2016. Bago tayo magsimula ay maaari lamang mag-iwan ng subscribe, like and share. Halina't simulan na natin. Sa isang mundong pinamumunuan ng mga anthropomorphic na mammal, tinutupad ni Judy Hopps, isang kuneho mula sa isang rural na bayan na tinatawag na Bonibero, ang kanyang pangarap noong bata pa na maging unang pulis na kuneho sa urban na lungsod ng Zootopia. Isang araw habang magkakasama sila ng kanyang mga magulang, pinag-uusapan nila ang tungkol sa pangarap ni Judy na maging pulis, ngunit hindi sang-ayon ang mga magulang niya sa pangarap niyang maging pulis. Sinabi ng mga magulang ni Judy na magtinda na lamang siya ng carrots kasama ang mga kapatid niya. Habang nagsasalita ang mga magulang niya, bigla na lamang nawala si Judy sa harapan nila. Nakita ni Judy ang isang tupa na binubuli ng fox na si Gideon. Nakita ni Judy na inagaw ang tiket nito, lumapit si Judy at inutusan niya si Gideon na ibalik ang tiket ng kaibigan niya. Ngunit itinulak lamang siya ni Gideon at napahiga siya sa lupa at pinagsabihan siya ng masasakit na salita, kaya sinipa ni Judy si Gideon sa mukha kaya nagalit ito sa kanya. Inilabas ni Gideon ang kanyang mga kuko at kinalmot si Judy sa mukha at minaliit siya nito. Agad naman lumapit ang mga kaibigan niya na nag-aalala sa kanya at binalik niya sa kanyang kaibigan ang mga tickets at sinabi niya sa kanyang sarili na hindi siya susuko. Makalipas ang 15 taon ay nagsimula na siyang magsanay, mahirap ang kanyang pagdadaanan at pwede niya itong ikamatay, sa una niyang pagsasanay ay puro kapalpakan ang kanyang nagawa. Ngunit nagpersige siya para makamit niya ang kanyang pangarap, pinagbutihan niya ang mga sumunod niyang pagsasanay. Kalaunan ay natapos niya ito at nagtapos siya ng valedictorian at kauna-unahang kunehong police officer. At inassign si Judy ng mayor ng Zootopia sa presinto 1 sa lungsod ng Zootopia. Dumating na ang araw ng pag-alis ni Judy, nag-aalala ang mga magulang niya sa kanya dahil malaking lungsod ang Zootopia at maraming iba't ibang mga hayop doon at lalo na ang fox sa lungsod na iyon, at pinaalala ng kanyang ina ang ginawa ni Gideon sa kanya noon, ngunit sinabi ni Judy na bata pa siya noon, kaya pinabaunan na lamang siya ng kanyang mga magulang ng mga pangdepensa, at isa lang ang kinuha ni Judy. Maya-maya ay dumating na ang tren at nagpaalam na si Judy sa mga magulang at kaibigan niya. Nang malapit na siya sa lungsod na mangha siya sa ganda ng lugar, pagdating niya sa lungsod, doon, nakita niya ang iba't ibang uri ng hayop. Nang nasa lungsod na siya, kumuha siya ng apartment na tutuluyan niya, at binati niya ang magiging kapitbahay niya ngunit hindi siya nila pinansin. Hinayaan na lamang niya at nagpahinga na lamang siya. At ito na ang unang araw ng duty niya, nang nasa police station na siya, nakilala niya ang officer na isang matabang cheetah at pinagtawanan siya nito, at nagpakilala itong si Benjamin Clawhauser na may nakatagong donut sa leeg nito. Nang nasa loob na siya ng kwarto, nakita niya ang ibang mga officer at hindi siya pinansin ng mga ito. Maya-maya ay dumating na ang kanilang chief na si Bogo na isang toro. Binanggit sa kanila ni Bogo na may 14 na mammals ang nawawala, at isa-isang binigay sa mga officer ang kanilang mga assignments, at tinawag na siya ni Chief Bogo at sinabi sa kanya na sa parking siya mag-duty. Nagulat si Judy at nang papaalis na ang chief, hinabol niya ito at sinabi ni Judy na 14 ang nawawalang mammals, baka pwede niyang hawakan ang isang kaso dito, ngunit hindi siya pinayagan nito. Sinabi sa kanya ng chief na dapat maka-100 siyang ticket ngunit ayaw niya ng 100 kundi 200 ticket bago magtanghali. Habang nagmamasid si Judy, nakita niya ang unang sasakyan na lalagyan niya ng ticket, at iba pang mga sasakyan, bago magtanghali naka-200 ticket na siya. Nang mailagay niya ang ticket na pang-201, napansin niya ang isang fox na kain na hinala ang kinikilos nito, kaya sinundan niya ito. Pumasok siya at nagmasid. Nakita niya ang fox na nasa unahang pila, nakikiusap ang fox sa elepante na pagbentahan siya ng jumbo pop, ngunit ayaw nito, pilit silang tinatuboy ng elepante, kaya lumapit na si Judy para pagsabihan ng elepante na pagbentahan na ang magamang fox. Pumayag na ang elepante at sinungil ang fox ng $15. Kinapaka pa ng fox ang wallet niya ngunit sabi niya na wala ang wallet niya, kaya umalis na lang ang magamang fox. Naawa si Judy sa batang fox kaya binayaran niya ang jumbo pop. Nang makalabas na sila sa tindahan, nagpasalamat ang fox kay Judy at sinabing babayaran na lamang niya si Judy, at tinanggihan naman niya ito. Nagpakilala si Judy na siya si Officer Hopps at gayon din ang fox, nagpakilala naman ito na si Nick Wilde. At nagpaalam na ang magamang fox. Habang naglalagay si Judy ng ticket sa mga sasakyan, nakita niya ang batang fox, at napansin niyang may kakaibang ginagawa ang dalawa.
Sumakay na sila sa sasakyan at umalis. Nag-iisip si Judy kaya sinundan niya ang dalawa. Nakita niya na ginagawang maliliit na popsicle ang tinunaw na Jumbo Pop, at nakagawa sila ng maraming popsicle at binibenta ito ni Nick sa mga hamster, habang ang batang Fox ay kinukolekta naman nito ang mga stick ng popsicle para ibenta sa construction ng mga hamster, at kumita sila ng triple at pinaghatian nila ito, at sinabi ni Judy kay Nick na nagsinungaling ito sa kanya. Gustong arestuhin ni Judy si Nick dahil sa pagbibenta ng pagkain na walang permit, ngunit pinakita ni Nick na meron siyang permit. Habang nag-uusap sila, hindi napansin ni Judy na nakaapak na siya sa basang semento. Umuwing malungkot si Judy sa kanyang apartment kahit mga music sa radyo wala siyang nagustuhan. Nagluto siya ng carrot sa microwave, ngunit nang buksan niya ito ay iisang piraso at napakaliit pa nito kaya tinapon na lamang niya sa basurahan. Biglang nagring ang kanyang cellphone, tumatawag pala ang kanyang mga magulang. Nang sagutin niya ito ay nagpanggap siyang masaya. Kinabukasan, isang panibagong araw na naman sa kanyang trabaho. Ngunit malungkot pa rin siya kaya ilang ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili na siya ay totoong pulis. Biglang may lumapit sa kanyang baboy. Sinasabi nitong ninakawan ang kanyang tindahan at tinuro nito ang nagnakaw. Hindi na nagsayang ng oras si Judy at hinabol niya agad ang magnanakaw hanggang nakarating sila sa syudad ng mga daga. Iniiwasan ni Judy na hindi matapakan ang mga daga. Patuloy pa rin niyang hinabol ang magnanakaw at nakita niyang nasa ibabaw na ito ng tren, kaya anabangan niya ito sa overpass ng mga daga. Doon ay naharang niya ito at tumalsik ang magnanakaw, ngunit sinipa ng magnanakaw ang donut at muntik nang matamaan ang isang babaeng daga, at nasalo naman agad ni Judy ang donut. Nagpasalamat sa kanya ang babaeng daga. Gamit ang donut, nahuli niya ang magnanakaw at dinala niya ito sa presinto. Pagdating sa presinto ay lumabas si Chief Bogo at pinatawag siya sa opisina nito. Doon ay pinagalitan siya nito sa kadahilan ng imbes na gawin ang inassign sa kanyang trabaho sa parking ay iniwan niya ito at nanghuli ng magnanakaw. Habang hindi pa tapos mag-usap ang dalawa ay pumasok na sa opisina ng chief si Mrs. Otterton. Sinaad nito na 10 araw nang nawawala ang kanyang asawa na si Emmett Otterton. Nagbigay naman ng kasiguraduhan si Chief Bogo na ginagawa nila ang kanilang makakaya na mahanap ang asawa nito. Nagpresinta si Judy na siya na lang ang maghahanap sa nawawalang asawa ni Mrs. Otterton. Natuwa ang ginang kay Judy at nagpasalamat. Hindi kinatuwa ni Chief Bogo ang mga sinabi ni Judy kaya't sinabihan ito na siya ay tanggal na sa trabaho at sabihin kay Mrs. Otterton na hindi na niya tatanggapin ang kaso. Ngunit narinig pala ito ng secretary ng mayor na si Bellwether. Ikinatuwa ito ng secretary at pinagbigay alam din sa mayor ang tungkol dito. Wala nang nagawa si Chief Bogo sa nangyari kaya't binigyan ito si Judy ng 2 araw para resolbahin ang kaso. Pinapunta siya ni Chief Bogo kay Clohauser para hingin ang case file ng asawa ni Mrs. Otterton. Nakita ni Judy ang larawan ni Emmett Otterton na may hawak na popsicle. Doon ay nagkaroon siya ng lead kung sino ang una niyang hahanapin. At ito nga ay ang Fox na si Nick. Pinuntahan niya ito upang magtanong tungkol sa kaso ni Emmett Otterton. Pinakita niya dito ang larawan ni Emmett Otterton na may hawak na popsicle at tinanong kung kilala niya ito. Walang balak na magbigay ng impormasyon si Nick at dahil doon ay tinakot siya ni Judy dahil sa nalaman na hindi siya nagbabayad ng tax sa loob ng ilang taon. Kaya napilitan si Nick na samahan siya sa yoga instructor. At doon nakuha niya ang plate number ng huling sinakyan ni Mr. Otterton. Iminungkahi naman ni Nick na may kilala siyang nagtatrabaho sa Department of Mammal Vehicles o DMV upang matukoy ang plate number. Dito ay pinakilala ni Nick kay Judy ang sloth na si Flash. Nang makuha na nila ang papel ay napag-alaman nila na nakarehistro ito sa Tundra Town Limo Service. Pagkatapos makuha ang iba pang impormasyon sa plate number ay tinungo nila ang address na nakarehistro dito. Dahil sa pagiging mabagal ng sloth ay hindi na nila nabutang bukas ang kumpanya. Ngunit pinasok pa rin nila ang loob at nahanap nila doon ang limousine na may plate number na hinahanap nila. Pinasok nila ito. Nakita nila doon ang wallet na pagmamay-ari ni Mr. Emmett Otterton. Doon nila nasigurado na naging sakay nga si Mr. Otterton ng limousine na iyon. Nakilala ni Nick ang nagmamay-ari ng limousine dahil sa mga nakita niya sa loob ng kotse, katulad ng balahibo ng polar bear, CD at ang huli ay ang baso na may capital letter B at ang nagmamay-ari nga nito ay nagngangalang Mr. Big. Ang kinakatakutan pagdating sa mga nangyayaring krimen sa lugar ng Tundra Town, dahil sa takot ay napagpasyahan ni Nick na umalis na sila sa lugar na iyon. Ngunit huli na ang lahat dahil nang buksan ni Nick ang pinto ng kotse ay tumambad ang 2 oso na si Raymond at Kevin. Dinala sila ng mga ito kay Mr. Big,
na isang daga, tinanong nito kay Nick kung sino ang kasama niya. At nagpakilala naman si Judy na siya ay pulis at hinahanap niya ang nawawalang otter na si Emmett. Nagalit si Mr. Big sa mga sinabi ni Judy at inutusan ang kanyang mga oso na ihulog ito sa nagyayalong tubig. Ngunit bago pa man mangyari ito ay dumating ang anak ni Mr. Big. Nakilala nito si Judy at sinabi sa kanyang ama na ito ang nagligtas sa kanya sa isang malaking donut. Dahil sa nalaman na pagligtas sa kanyang anak ay sinabi ni Mr. Big na tutulungan niya sila Judy na mahanap si Mr. Emmett. Habang nasa hapagkainan ay naikwento ni Mr. Big na nagtatrabaho sa kanya si Mr. Emmett bilang isang florist, at tinuturing na niyang isang kapamilya. Ibinunyag niya na biglang nawala sa sarili si Emmett at inatake ang driver ni Mr. Big na si Manches, isang itim na Jaguar, at bigla na lang nawala noong gabing iyon. Hindi makapaniwala si Judy sa mga sinabi ni Mr. Big. Para makakuha pa ng ibang impormasyon kay Emmett Otterton ay pinapunta sila ni Mr. Big sa kanyang driver na si Manches. Pagkarating nila doon ay nakita nila ang itsura ni Manches na may kalmo ang kanang mata at hindi na nakamulat. Sa interogasyon, ipinaliwanag ni Manches na bago siya salakayin, ay sumigaw si Emmett tungkol sa Night Howlers ng paulit-ulit. Dahil may alam din sila Nick tungkol sa Night Howlers ay gusto pa nila mas makakuha ng iba pang impormasyon tungkol doon. Pinabubuksan ni Judy ang pinto para sila ay makapag-usap pa, pumayag naman si Manches. Ngunit pagkatapos i-unlock ni Manches ang pinto ay narinig na lamang nila ito na biglang sumigaw. Nagtatakang itinulak ang pinto at nakita nila ito na biglang naging mabangis at hinabol silang dalawa. Tinawagan ni Judy ang CPD para humingi ng tulong, nang muntik nang susugurin si Nick ay mabilis na naitali ito ni Judy. Ngunit kahit na ito ay nakatali na ay sinugod pa rin ito si Nick. Sa pag-iwas ay nahulog silang dalawa ni Judy sa tulay at nahulog sa mga baging. Nasira rin ang baging na pinagbagsakan nila at nahulog muli at napulupot sa baging. Dumating ang mga pulis, ipinaliwanag ni Judy na hindi lang tungkol sa pagkawala ni Mr. Otterton ang krimen ngunit may mas malaki pang krimen ang nasa likod nito kaya nagiging mabangis ang mga ito. Hindi ito pinaniwalaan ni Chief Bogo. Para ipakita kay Chief Bogo ang sinasabi niya ay ipapakita niya sana dito ang nakataling si Manches ngunit wala na ito roon. Dahil sa nangyari ay hiniling ni Bogo ang pagbibitiw ni Judy. Hiningi na nito ang badge ni Judy. Ngunit ipinaalala ni Nick kay Bogo na mayroon pa siyang 10 oras na natitira para mahanap si Mr. Otterton. Habang sakay ng cable car ay ibinunyag ni Nick kay Judy na siya ay naging isang con artist dahil noong siya ay bata pa ay sinubukan niyang sumali sa Junior Ranger Scouts, ngunit nabuli at tinanggihan dahil lamang sa pagiging isang fox. Nalungkot si Judy sa kanyang mga narinig. Habang nakatingin sa ibaba ay biglang naisip ni Nick na pwede nilang makita sa mga Stevie na nakalagay sa city kung ano ang nangyari sa Jaguar. Ngunit napagtanto niya na hindi sila hahayaan ni Chief Bogo na makita ang mga Stevie sa city. Ngunit nakaisip si Judy ng makakatulong sa kanila. Sa City Hall, inalok ni Bellwether sina Judy at Nick ng access sa mga traffic camera ng Zootopia. Natuklasan nila na si Manches ay kinuha ng mga Timberwolves na inaakala ni Judy na ang mga Night Howlers. Pinuntahan nila ang lugar na pinagdalahan kay Manches. Pinasok nila ito at hinanap ng dalawa sina Manches at Emmett. Nakita din nila na may iba pang mga hayop na pawang mga mababangis. Napagtanto ni Judy na ang ibang nawawalang mga hayop na hawak na kaso ni Chief Bogo ay andoon din at pawang mga mababangis na predator na. Dali-daling nagtago ang dalawa nang makita nila na may papasok sa loob ng kulungan at nakita nila na ito ay ang mayor ng Zootopia na kasama ang isang staff ng asylum. Kinuha na nito ng video ni Judy para maging ebidensya sa alkalde. Ang alkalde ng Zootopia na si Leodore Lionheart ay nag-utos sa kanilang paghuli at sinusubukang alamin ang sanhi ng kanilang mabangis na pag-uugali, habang giniit naman ng staff na ang mga predators lamang ang nagiging mabangis dahil sa tinatawag na predator biology. Ngunit habang kinukuhana ng video ay biglang tumawag ang mga magulang ni Judy, dahilan para magpanik ang mayor at lumabas ng kulungan, sinecure ng mga ito ang kulungan at nakulong doon sila Judy at Nick. Tinanong ni Judy kung marunong bang lumangoy si Nick. Bago pa sila makita ng mga bantay na wolf ay nagawa na nilang makatakas sa pamamagitan ng pag-flush ng kanilang sarili sa bowl ng kulungan at inagos patungong ilog. Inireport nila kay Bogo ang mga nakita at ebidensya na nakalap nila, at dahil doon ay hinuli ng CPD ang alkalde at ang iba pang staff ng asylum, ngunit giniit ng alkalde na nais lamang niya protektahan ang city ng Zootopia, at dahil doon ay si Bellwether na ang naging bagong alkalde. Si Judy, na pinuri sa paglutas ng kaso, ay hiniling kay Nick na sumali sa ZPD bilang kanyang partner.
Gayunpaman, galit na tinanggihan ni Nick ang alok nito at tinalikuran siya pagkatapos sabihin ni Judy na ang predatory biology ang nasa likod ng misteryosong epidemya. Ang mga binigay na komento ni Judy, na isinahimpapawid sa telebisyon, ay nagudyok ng takot at diskriminasyon laban sa mga predator sa buong Zootopia. Ipinatawag si Judy ng bagong mayor na si Bellwether upang ipaalam sa kanya na siya na ang magiging bagong mukha ng CPD. Dahil sa guilt na nararamdaman ay hindi ito sinang-ayunan ni Judy at nagpa siya na magko-quit na bilang isang pulis. Bumalik si Judy sa banibero upang pamahalaan ang tindahan ng gulay ng kanyang magulang. Doon, nalaman niya na ang Night Howlers ay hindi ang mga wolf kundi isang bulaklak na may malubha at may pangmatagalang psychotropic effect na nagiging sanhi na maging mabangis ang mga mammal. Napagtanto na ni Judy na ang mga bulaklak na ito ang dahilan kung bakit nagiging sanhi ng pagiging mabangis ng mga predator. Bumalik si Judy sa Zootopia at nakipagkasundo kay Nick at humingi ng tawad dito. Hinanap nila ang isang hayop na may kinalaman sa Night Howlers, at ito ay si Duke Whistleton. Ngunit hindi ito sumang-ayon na tulungan sila. Sa tulong ni Mr. Big, tinanong ng dalawa si Whistleton, at umami na inupahan siya ng isang lalaking tupa na nagngangalang Doug para nakawin ang mga bomb alien ng Night Howler. Natagpuan nila si Doug sa isang laboratorio na nakatago sa subway ng lungsod, kung saan siya ay gumagawa ng isang Night Howler serum upang barilin ang mga predator sa pamamagitan ng isang dart pistol. Pinaandar ni Judy ang laboratorio para dalhin sa ZPD bilang ebidensya, ngunit nakita sila ng mga tupa at sinubukan na pigilan, ngunit sa huli ay nabangga ang maliit na bagon na laboratory at sumabog na panghinaan ng loob si Judy sa nangyari dahil wala nang natira sa mga ebidensya. Ngunit nailigtas ni Nick ang nag-iisang ebidensya na nasa laboratory at ito ay ang serum gun. Dali-dali silang tumakbo para dalhin ito sa ZPD. Ngunit bago nila maabot ang ZPD, hinarap sila ni Bellwether sa Natural History Museum. Nagkaroon ng masamang kutob si Judy at nagtaka kung paano nalaman ni Bellwether na andoon sila. Doon ay inihayag ni Bellwether na siya ang mastermind sa pagiging mabangis ng mga predator. Ang dalawa ay nakulong sa isang exhibit at tinangka ni Bellwether na mahawaan si Nick sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya ng pistol bago ipatawag ang ZPD. Ngunit nakakagulat na natuklasan na pinalitan ni Nick ang mga bala ng mga blueberry at ipinahayag ni Judy na naitala niya ang pag-amin ni Bellwether gamit ang carrot pen. Pagkatapos ay dumating na ang ZPD. Si Bellwether at ang kanyang mga kasabuat ay inaresto. Ang nakakulong pa rin na si Lionheart ay hayagang itinanggi ang kaalaman sa mga ginawa ni Bellwether. At pagkatapos matukoy ang sanhi ng epidemya, ang mga predators ay gumaling at si Judy ay naibalik sa ZPD. Makalipas ang ilang buwan, nagtapos si Nick sa Police Academy at naging magpartner sila ni Judy, at siya ang kauna-unahang pulis na isang fox. Dito na nagtatapos ang kwento, mag-iwan na lamang ng subscribe, like and share. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa susunod na video.